Magandang pinagpalang araw po sa inyo muli. Ako po muli si Ate Jenny at ito po ang aking ikatlong araw ng quarantine. At salamat sa Panginoon at patuloy akong iniingatan niya at ako po ay free muli sa anumang symptoms. Salamat po sa kanya. Kayo naman po, kumusta man po kayo ngayon? Naway kayo po ay mapayapa at taglay niyo pag-iingat ng Panginoon. Sa oras na ito, nais ko po na patuloy tayo maging masaya at magpasalamat dahil tayo ay buhay pa at tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kaya ngayon po ay mag-uusap po tayo at mag-share po ako sa inyo ng kanyang mga salita. Topic po natin ngayon ay magmumula sa John chapter 10 verse 27 to 28. At ang title po natin ay God's Love for Us. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. The relationship between shepherd and sheep, yun ang meron kami ni Lord Jesus Christ. He is my shepherd and I am his sheep. My Lord knows my voice, kaya dinidinig niya ang aking mga panalangin. Give me eternal life and I will never perish, tulad ng sinabi niya sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Because I believe in Him, He died for me and for you, and He rose again after 3 days. I accept Him as my Lord and Savior. So ito rin ang aking pinangahawakan. He said, no one will snatch them out of my hand. Kaya po, hindi po ako pinanghihinaan ng loob dahil siya po ang aking pag-asa, my shepherd. At yan ang security na meron ako. Sabi nga niya sa Romans chapter 8 verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Wala pong makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa akin kahit po ang sitwasyon ko ngayon. At nais ko po kayo rin, manampalataya lang po kayo sa Panginoong Hesus. Magtiwala kayo sa Kanya at itanggapin niyo po siya bilang inyong tagapagligtas. Dahil ang pangako niya, He will never leave you nor forsake you. Even no one can snatch us in His hand. Kaya po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kayong mga kapwa ko na naka-quarantine din, manampalataya kayo sa Kanya. Kung pwede, iiyak niyo po yan. I-open niyo po sa Kanya because He is a merciful God. He is faithful God. And He is our healer. Kahit po kung sino po yung mga nasa hospital, naka-admit, ay patuloy lang po tayong manalangin sa Kanya at humingi ng pag-asa dahil Siya lang iba. Mahal po tayo ng Diyos. Magtiwala lang po kayo sa Kanya. Ako po, marami na po akong pinagdaan ng pagsubok, pero ni minsan, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Sana kayo din, magtiwala din kayo sa Kanya. Patuloy po akong mananalangin para sa inyo, para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Muli, ito po si Ate Jenny. Magandang pinagpalang araw po muli sa inyo. God bless you all. At ito po ang aking ikatlong araw ng quarantine day.